Ang mga bata. Yung One Miracle Foundation. Hindi pa ko niyo. Iba, sige, usapin ko ulit. Testing lang yung microphone. Ayan, okay na. Naririnig niyo na po ako? Ang bilis po ng panahon, ano? Parang kailan lang. Nagdedesisyon pa lang ako kung tatakbo ako para mayor. Ang una ko pong sinabihan na tatakbo akong mayor, siguro mahuhulaan niyo naman po, ano? Sino ang una kong sinabihan? Siyempre, ang una kong sinabihan yung nanay ko po. Kilala niyo naman po siguro yung nanay ko na si Ruby Rodriguez. Si Ruby Rodriguez. Si Connie Reyes. Pangalawa ko pong sinabihan, ang aking tatay, si, ano na nga pangalan nun po, si Bossing. Nung una, ayaw po nilang tumakbo ko. Pero nung naipaliwanag ko sa kanila kung bakit, medyo nagbago po yung isip nila. Natatandaan ko po, nung nag-meeting kami dito dati, kasama ni Kong Roman, pinapaalala sa akin ni Kap Manny. Nasaan na si Kap Manny? Ayun, ayun. Napaalala sa akin ni Boss Manny kanina, nung nag-meeting po kami ni Kong Roman dito nun, banda dito po yata tayo, ano? Yung lalim ng puno. Dito ba? Sa may ilalim lang ng puno, opo. Iba pa po yung doon. Dalawang beses po kami nag-meeting dito eh. Oo. Talagang nung panahon na yun, ilan lang po tayo, ano? Hindi naman po siguro sikreto na may mga panahon po noon na yung iba sa atin, lalo na siguro yung mga opisyalis na mga samahan natin, ay medyo kinakabahan na makaharap po kami. Alam nyo, hindi lang naman po sa San Miguel po yan, pero sa lahat ng barangay ng Pasig. Dito nga, medyo okay-okay. Talagang matatapang po yung mga tao. Pero may mga ibang lugar po. Alam nyo, may mga ibang barangay po. Pag bumababa, halimbawa, may general assembly yung hindi ko na sasabihin kung anong barangay. Hindi naman po dito. Punta po kami sa isang general assembly ng mga residente ng HOA. Pagdating namin ni Kong Roman, yung mga opisyalis, bigla na lang magsisilayo. Magtatakbuhan palayo. Natatakot po. Dahil alam naman po natin noon, may pananakot o may takutan na nanggagaling sa City Hall. Ultimo yung pamaskong handog na gagamit po sa takutan. Nakita po natin kung paano. Natatanda natin paano yung sistema dati. 2018 at mga nauna pang taon kung paano yung pamaskong handog. Natatandaan po natin. Talagang palakasan eh, di ba? Pag membro ka ng samahan na, halimbawa, lab organization, lahat po ng membro bibigyan. Pero pag yung samahan mo ay medyo malakas lang, baka bigyan ka ng kalahati. O na, 100 membro, baka 50 bibigay. Pero pag membro ka ng samahan na hindi talaga malakas o nakaaway o nakatampuhan nung nakaupo, kayo na bumagsabi sa akin kung ilan po yung matatanggap nun. Pero ayaw po natin ng ganong klaseng kalakaran. Ayaw natin ng ganong klaseng palakasan system. Dahil bilang alkalde, naiintindihan ko po na lahat po ng ginagastos natin, lahat ng programa natin, lahat ng proyekto natin, ang nilalaan po natin pondo ay pondo ng taong bayan. Hindi naman po yan galing sa bulsa ko. Lahat po tayo dito taxpayer. Kahit bata po, taxpayer yan. Alam nyo ba na taxpayer kayo? Hindi nyo alam, no? Hindi pa nila alam. Pero taxpayer. Kasi bumili lang sila ng candy sa kanto. Nakapaloob na po doon yung buwis. Hindi nila alam, pero taxpayer po sila. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin na nandito ngayon, may ambag po sa kabandang bayan. Kaya bilang alkalde, wala akong karapatan na mamili kung sino lang ang papaboran, kung sino lang ang malakas sa akin. Dapat po pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isang Pasigueño. Kaya noong 2019, isa sa una natin ginawa, sabi natin gusto natin ng pagbabago. Ano ang tanong? Ang tanong, anong klaseng pagbabago ba yung gusto nating ipatupad? Pwede kasi magkaroon lang ng mababaw na pagbabago, pero gusto natin tunay at malalim na pagbabago. Pagbabago na pwedeng ipamana hanggang sa susunod na henerasyon. Kaya ano pong ginawa natin? Simbolo po ng pagbabago na ito, yung pamaskong handog natin. Marami akong pwedeng ibigay na ibang halimbawa, pero ito po yung kita natin kagad, yung pagkakaiba. Masasabi natin na... Masasabi po natin na iba na po ngayon sa lungsod ng Pasig. Tama po, di ba? Iba na ngayon. Iba na. Ayan. Delegado. Ang sama ng tingin ng pulis sa atin, baka mamaya matikitan tayo dito. Ayan po, maraming salamat po. Nasaan na ba ako? Naalala na, okay lang po, okay lang po. Okay lang po ako, huwag kayong mag-alala. O, sanay tayo sabihin at nabibilit sa araw, wala pong problema. So yung pabalik po tayo sa halimbawa natin ng pamaskong handog. Kung dati po, palakasan ang ginawa po natin ngayon, nagbahay-bahay po tayo.
Ang ginawa po natin ngayon, sa sistemang pinapatupad natin ngayon, pag malakas ka sa mayor, pag kaaliado ka ng mayor, sigurado po may matatanggap ka sa iba bahay-bahay. Pero kahit hindi mo kaaliado yung mayor, kahit nakaaway mo pa yung mayor, meron ka pa rin pamastong handog. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. Unti-unti po, tinatalikuran na natin yung palakasan system. Unti-unti po, tinutuldukan na natin yung sistema na may pananakot na nanggagaling sa ating munisipyo. Ngayon po, malaya ang Pasigueño. Ngayon po, hindi natin, kahit sa ibang lugar, pagpunta po, kahit kalaban namin, pwede nyo pong pakinggan, pwede pong bumisita, wala pong problema. Malaya po ang Pasigueño ngayon. Dapat nga po, pinakikinggan natin lahat. Pero huwag natin kalimutan yung mga paalala din sa atin ni Vice Dodot. Alam nyo po, nung pumasok po ako bilang alkalde noong July 2019, ang totoo po niyan, ang sumalubong po sa akin, isang malasindikatong grupo. Alam nila paano paandarin ang mga papel ng City Hall. Alam nila paano lutuin yung mga bidding na nangyayari. Pag more than 1 million pesos po kasi ang proyekto ng City Hall, dumadaan po yan sa tinatawag na public bidding. Ibig sabihin, yung mga kontraktor na gustong sumali, magbibid po sila. Kung sino yung pinakamura, yun ang dapat manalo. Pero meron open secret sa ating pamahalaan na madalas po luto ang nangyayaring bidding. Halimbawa po, may proyekto, kalsada na 10 million pesos. Pwede pala ipagawa sa halagang 8 million pesos lang. Ang gagawin, ibibigay sa kaibigan, ibibigay sa kumpare, sasagarin sa 10 million pesos, yung sobra na 2 million, hati-hati na po sila. Yan po yung kickback na tinatawag. Yung mga matatagal na po natatrabaho sa gobyerno, alam po ninyo na totoo yung sinasabi natin. Nangyayari po talaga yan. Pero hindi porket dating kalakaran na ay pumayag tayo. Hindi porket dating ang ginagawa ay hinayaan natin. Nilabanan po natin yung ganung klaseng sistema. At dahil po nilabanan natin ang ganung klaseng sistema, yung presyo na mga pinapagawa ng City Hall ngayon, kung ikukumpara natin sa dati, bumaba po yung mga presyo, 20-30% po. Yung dating napapagawa ng 10 million, ngayon po, ang nananalong bidder nasa 8 million, nasa 7 million. Ibig sabihin, ang laki ng natitipid ng ating pamahalaan. Na, sabihin ko na po ng diretso ha, sana okay lang po sa inyo, kasi kailangan alam po natin eh. Naniniwala po ako na karapatan natin na malaman ng mga ito. Ang natitipid natin ngayon, na dating napupunta sa korupsyon, kada taon, more than 1 billion pesos. Kada taon po yan. Hindi nyo po kailangan maniwala dahil sinabi ko lang. Pwede nyo po tingnan sa sarili ninyo kung may matyaga po dito. Sino po dito nakakabisita po sa ating mega market, sa palengke po natin. Sino naman malengke, nakakabisita po doon. May iba po sa inyo, pupunta po doon. Sa labas ng palengke, meron po doon isang full disclosure board. Kahit sino po sa inyo, pwedeng buksan yun. Karapatan nyo po yun. Kaya nga po nandun yun. Sa disclosure board na yun, makikita ninyo ang bawat proyekto ng City Hall. Nakasulat po kung magkano. May drainage na pinagawa. Magkano po yan? Ilang million po ba yan? Hanggang sa sentimo, nandun po yan. May pumping station na pinagawa ang City Hall. Magkano po? Renovation ng daycare center, magkano po yan? Lahat po, asphalting, magkano po? Nandyan po. At pag tinignan niyo po, pwede niyo ikumpara yung presyo ngayon sa presyo dati, yung mga similar na proyekto. Makikita niyo po, mas mura po talaga ngayon dahil binuksan natin yung bidding, ginawa natin makatotohanan, nilinis natin ang pamahalaan at tinigil natin yung nangyayaring kalakaran ng korupsyon. Ang laki po ng natitipid natin ngayon. At dahil po dito, dahil malaki ang natitipid natin, more than 1 billion pesos per year ang natitipid natin na dating napupunta sa korupsyon, sa mga kickback, kung tawagin, yung tongpat sa kickback. Ngayon po, marami tayong nagagawa na hindi po nagagawa dati o hindi sana magagawa kung hindi po na marami tayong natipid na pondo. Halimbawa na lang po, kung matatandaan natin yung DSWD SAP, matatandaan po natin yung DSWD. Ang problema po, maraming wala dun sa listahan ng DSWD. Maganda po yung programa. Marami naman po natulungan talaga ang national. Kaso, kulang din. Medyo na-short sa budget. Hindi po lahat ay nabigyan. Ang target nga po nun, 80% lang ng mamamayan. So, meron more than 100,000 na pamilya Pasigueño na hindi po nakasama sa DSWD SAP. Nangangailangan din naman po sila. So, ang ginawa po natin, kung sa ibang lugar, kung wala ng pondo, nasabihin na lang po, pasensya na.
Wala na pong pondo, wala na tayong magagawa. Wala kang talintahan eh. Pero tayo po sa Pasig, iba tayo. Tayo sa Pasig, naglaan tayo ng 1.2 billion pesos para sa Pasig Supplemental SAP. Para kung wala ka sa listahan ng DSWD, meron ka pa rin, ang pamilya mo, meron pa rin mula sa lokal na pamahalaan na 8,000 piso. Iilang LGU lang tayo na nakagawa ng gantong klaseng programa. Sino po sa inyo nakatanggap po ng Pasig Supplemental SAP po natin? Yan, meron po tayo nakikitang iilan na nagtaas ng kamay. Iilang LGU lang po tayo na nakagawa ng gantong klaseng programa. Sa ibang lugar, wala na. Pag wala ka sa disabilities, wala. Tayo, meron pang supplemental SAP. Yung mga tablet para sa mga mag-aaral, sa mga learning device, yung mga pinapagawa natin sa paaralan hanggang sa malusog na batang Pasigenyo, basta pumasok lang yung mga mag-aaral, wala na silang kailangan intindihin pa, wala na kailangan gastusin pa. Yan po, 1.3 billion pesos din po yan. Ang tanong, paano natin nagawa ang lahat ng iyon sa gitna ng pandemya? Na sa gitna ng pandemya, ang dami natin ginastos din para sa COVID response. Nag-convert pa nga tayo ng isang ospital para maging COVID referral center. Nagtayo tayo ng molecular laboratory para sa ating mga PCR test. Nagtayo tayo ng contact tracing center. Nag-hire tayo ng emergency healthcare worker. Nagtayo tayo ng centralized quarantine facility at marami pa pong iba. Lahat yan may katumbas na gastos. Pero nagawa pa rin natin yung supplemental SAP, yung tablet para sa mga mag-aaral. Natasan pa natin yung bilang natin ng scholar. Dati 12,000 yung scholar ng Pasig 2019. Ngayong 2022, nasa 20,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Meron po bang senior citizen dito na 65 pataas? 65 pataas? Wala po. Puro bata pa. Ay, meron po. Nang 65 na po kayo? Wala pa po. Sino po dito? 65 years old pataas. Eh, kayo po, 65 na po kayo. Pareho po kayo ni Mama. More than 65 na, pero mukha pa rin bata. Ano? Pareho po kayo ni Mama. Alam niyo po ang nanay ko, pinaka 73. Sino po 73? Kayo po ate, ayan, meron pala 73. Si mama ko po kasi 1953 po pinanganak yun. Kayo na po mag-compute kung ilang taon na po siya. Pero mukha pang bata, di ba, nanay ko? Pero huwag niyo na po iyon, sino po? Ayan, 75. Oh. 85, ayan. Yung mga 65 years old po, pataas. Ito po, hindi pa nga ako, nakalaan na po yung pondo. May naitabi na po tayong pondo. 65 years old, pataas. Walang trabaho. Wala pang pensyon. Simula July 2022, mula sa lokal na pamahalaan, may 500 pesos per month po. Pagdagdag po sa gastos. Ito po, hindi yan pangako, nakalaan na po yung pondo. Pero ang tanong po, babalik po tayo. Paano natin nagawa ang mga bagay na ito sa gitna ng pandemya? Ang laki ng nilalaan natin pondo sa dagdag sa scholarship, sa local senior pension, yung dialysis center natin, napatayo na yung building, napirmahan na yung joint venture agreement, pumapasok na po ngayon yung private partner. Yung dialysis center natin, pag nagbukas po ito, magiging isa sa pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas. Malapit lang po dito yun. Malapit lang po dito, sa tapat po ng PCGH po yan. Tapos na yung building, nagawa natin sa gitna ng pandemya. Marami pa po iba, marami pa ang pwede banggitin. Yung rehabilitation ng mga school, renovation ng mga health center, sa gitna po ng pandemya, nagawa po natin ang mga bagay na ito. Isipin po natin, ano pa kaya pagkatapos ng pandemya? Pero muli po, ang tanong, paano natin nagawa ito sa kalagitnaan ng lahat ng kinailangan natin gastusin sa COVID response? Nung supplemental SAP na 1.2 billion, hindi po biro maghanap ng ganung kalaking pera. 1.3 billion para sa mga mag-aaral, hindi pa kasama yung malusog na batang Pasigenyo. Paano natin nagawa yan? Simple lang po ang sagot. Dahil maaga sa ating administrasyon, nagpakilala tayo ng mga pagbabago at reforma. Naglinis tayo ng pamahalaan, nilabanan natin ang korupsyon, sineryoso po natin ang laban para sa mabuting pag-gobyerno. At ngayon po, nandito na po tayo. Marami na tayong nagawa, pero marami pa tayong magagawa pa dahil ang totoo po niyan, nagsisimula pa lang po tayo. Hindi po sapat na mayroon tayong Vice Mayor dahil gaya na nabanggit ko kanina, kailangan din po natin ng mga konsehal na kasangga. Sa larangan ng edukasyon, panalo tayo dahil kasama na natin si Tita Col, si Cory Raymundo. Ang isang kabarangay po ninyo, kapitbahay lang po ninyo, na nakita natin, kahit nung hindi pa siya kandidato, 10 years ago, nagkaroon ng bagyong Ondoy, nakita po natin siyang tumutulong dito sa lungsod ng Pasig.
isang napakabait na ina at asawa. Ito po ang ating angel with you, si Angelou De Leon. Bago po pakilala yung pangatlo, nakita niyo naman po siguro, kasama rin natin ang ating butihing konsehal, Yoyong Martires. Palakpakan po natin. Dati na rin natin naging vice mayor, marami nang naiambag sa ating lungsod, marami nang nagawa para sa Pasig. Pero hindi naman po siguro siya magagalit kung sasabihin ko na yung anak niya, mas magaling pa po kaysa sa kanya. Nabigyan niya natin ng pagkakataon ng isa sa mahusay na kagawad, number one kagawad ng Santa Lucia, ito po si Maro Martires. Ang ating kaibigan na nakita natin kung paano magtrabaho nung siya po'y head o OIC ng Office of the Building Official. Tinulungan niya ako para linisin ng Office of the Building Official. Isang mahusay na inhenyero, ito po ay si Buboy Agustin. Last but not the least, kasama na po natin noong 2019, kita natin na kayang-kaya niyang tumindig. Isang tao na maprinsipyo, may paninindigan. Ito po number one kagawad ng Barangay Manggahan sa ngayon at magiging konsehal po natin, King Cruz. Muli po, nitong nakaraang tatlong taon, marami na po tayong napagtagumpayan na. Malaki ang pinagbago sa ating lungsod, lalo na sa pag-gobyerno. Tinatalikuran natin yung palakasan, yung takutan. Gusto natin pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa bawat isa sa atin. Patutuo po rito yung ginawa natin sa Pamaskong Handog at marami pa tayong pwedeng banggitin na iba pang servisyo mula sa ating pamahalaan. Nagagawa rin po yung ginagawa natin.